ating kahapunan. Ina ng may gawa sa lahat. Ina ng mapag-adya. Berheng kapahang-pahang. Berheng dapat ikan. Berheng dapat ikan. Berheng makapangyayari. Berheng makulapis. Berheng matibay ng buo sa magaling. Salamin ang kapiran. Lupa ng kalunan. Mula ng kapangyayari. Sisiblan ng kapanagan. Sisiblan ng bunyi at banto. Sisiblan ng bukotangit at intinan. Rosang bulaklak na ibakaspo ng bait ng tao ang nalatag. Tori di dati. Toring gali. Bahay na ginto. Kabanang tipan. Ginto sa langso. Talang maliwanag. Mapagpagaling sa mga may sakit. Pagkakalang sa mga tao sa mga mapag-aliw sa nagdadalamhati. Mapag-ampon sa mga Kristiyano. Reyna ng mga anghel. Reyna ng mga pasiyarka. Reyna ng mga profeta. Reyna ng mga apostol. Reyna ng mga martir. Reyna ng mga confessor. Reyna ng mga birhe. Reyna ng lahat ng mga santo. Reynang ipinaglihi na pinagdinag man ang salang ordinan. Reynang piniakyat sa langit. Reynang kasantusan-tusang rosaryo. Reynang kapayapaan. Kordero ng Diyos na nakawawala ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kordero ng Diyos na nakawawala ng mga kasalanan ng sandaigdigan. Kordero ng Diyos na nakawawala ng mga kasalanan ng sakpinaksan. Ipanalangin mo kami sa Panginoon ng Diyos. Manalangin tayo, Panginoon namin Diyos, kasi ang nawa ang aming mga kaluluwa na iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakikala namin ang pagkakatawang tao ni Jesus Kristo ng anak mo. Pakundangan sa mahal niyong pagpapakasakit at pagpamatay sa krus ay papakinabangin mo kami na kanyang pagpabuhay na mutuli sa kaluwalhatian sa langit alang-alang kay Kristo ang Panginoon namin. Siya. Sumaginawa ang tulong ng may kapal. Sumapayapanawa ang kaluluwa ng mga lumaho sa grasya ng Panginoon. Manatili nawa sa atin ang biyaya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sabay na hapon po. Sige po. Po. Sabi niya, meron police
sarili, tapos si Amang Yahweh. Tapos si sabi ni Joshua, okay, may sulat. Tapos si sabi ni Joshua, sabi yung bata, sister, nakikita ko talaga, may sulat. Sabi ko, hayag ko, Lord, ginaya yung ano mo, ginaya yung sinabi. Pero alam mo, nakita niya talaga may sulat. Alam mo kung ano nakasulat? Akala ko, hirap ko sabihin niya, alam mo sabi niya gano'n. Dahil ka pa talaga siyang nawala, umuwi siya, kamakamang nangangaro dito, wala sila. Alam mo sabi niya, kung nasabi ko, o sige, kung nakikita mo ano yung nakasulat, akala ko ang sasabihin niya, ang tipan ng anong yawin, pero hindi. Alam mo, sabi niya dun sa nakasulat na nabasa niya, maligayang pagbabay. Diba, kung isipin mo, wala siya eh. Diba, wala siya. Wala siya nung time na yun, pero kung sinilip siya sa bintana, ganun yung nabasa niya. Pero habang niya nabasa, tinanong ko muna siya kung ano yung nakikita niya. Nandun si Amang Yahweh, nandun ang Holy Spirit. Tapos bigla niyang sinabi, may nakikita pa ako sister na kasulat. Kaya ako sabi, kala ko nga, yung tinuloy ko kasi ni Joshua, akala ko yung sinabi mo. Pero gulat ako na yung sinabi niya na, maligayang pagbabalik. Ibig sabihin, talaga yung watawan, kung gaano siya ka, ano, pero ko yun yung, ako nagulat din ako kanina, hindi ko siya masyadong inintindi, pero nung naliligo ako, sabi ko, matagal na dapat ako naliligo, kaya siguro kaya hindi pa ako pinaliligo ni Amang Yahweh, dahil meron pa siyang gustong mangyari ng oras na yun. Meron talagang meron siyang pinagalan para meron siya pa akong i-share dun sa watawat ko sa nangyari kanina. Sabi ko, alam mo ba yung nabasa mo na maligayang pagbabalik? Eh, para sa'yo yun. Sabi ko ganun. Kaya matagal pang hindi nakita ni Amang Yahweh. Kung nakikita siya, alam natin lahat. Pero hindi siya nakakaharap sa watawat, di ba? Pero yung sinabi niya sa'yo na maligayang pagbabalik para sa'yo yun. Sabi ko ganun. Kasi, ngayon na, sabi niya sa'yo, bakit hindi mo lang sa bahay mo? Yung puno na nakatap na sa bahay mo, pero iliwas pa. Sabi niya, mag-isip ka. Diba? Napakalaking pagpapala sa ating Amang Yahweh. Hindi na yun yung pagkakaligtasan sa ibinibigay niya sa bawat walang tumal. Kaya, maraming salamat sa iyo, Ama. Kaya ang mataas at kapulit ang rangal sa iyong pangalan ay nararating ang rangal sa iyong pangalan. Tayo na po kayo dito. Ay, kayo. Kaya na po sa ating Amayali, kay Mama Mary, kay Brother Jess, ating Holy Spirit na. Nagulat ako kasi, di ba? Nag-join po sa tayo. Nag-uupo. Hinabog ni Brother sa akin ang Bible. Sinawagay Bible niyo. Kasi, alam ko na nalalang mabigat na yung mga bagay. Na siya ang ginamit na ating mama. Ay, wala kang bagay. Bagay na bagay talaga ng kalimog niya Diyos siya. Kailangan tingnan niya pag tayo ay nagpupuri. Pag tayo ay nangalaki. Natagulat talaga ako kasi nahulog ako sa ano, sa kama. Nung bago pa magpasko, nilalag na yung anak ko. Tapos yung isa kong anak, nagisita sila. Yearly talaga po nagbabalik sila magkakabiyase ng high school pa. Nasa bahay, siyempre kung iinuman, eh wala yung tatay. Siyempre ako maging nanay patay, pwede pa ba yan? Isa naman nilalag na, eh sabay na na inaalaga ako binibinsan ko ako sa nung Brunei over. So siya, hinilag ko siya. Lahat at isa ko, i-bilis ko yun. Ang mapahal kasi si Ito. Dahil alam ko naman na may kapangyarihan naman na pinatawa ko sa akin. Pero patalang na tunay talaga na bagamat na
nabuyo ako doon. Kasi sa ang pagkala na naka-safe yun sa akin. Hila ko na kung alam ko, mama, pero diba, sabi ko hindi naman ako na, naroon talaga at ibarang na ating pangungol na, okay, hindi ano kung bumakta. Pero iniinda ko na talaga yun kasi sabi ko, dahil ang kanina sa yung balang braso mo, kami, yung mga litid, sa kabataan, tumatan ka kasi, yung mga baka, yung ako na, may paninigas na kaputo. Pag pinigil natin ang program, dahil kailangan ka pero ating makakawal ka lang. Eh, pa po nung araw ngayon, hindi ko maiangat kahit pagsampay, hindi ko maiangat. Sa ako, brother, sabi na, share ko yun, alam mo niya. Tapos sila, naroon po, hindi ako therapy. Kanina, nang hawa ko po ito, talagang sabi ko, ama, alam ko, mag-inimala ka sa amin naman. Kasi, hindi ko nga may ano, kahit nung nakaranasin, kayo, Biyernes po, sabi ko eh, huwag niyo po akong bigay kasi baka magulat kayo. Saka mga bagay na kinakalakan ko, nadilinis na ako. Kinipilis ko lang talaga para hindi ko aanginin na naririyan yung sakit at hindi magagalaw yan. Ama, naririyan ka. Palagi nilangin ko na pagagalawin. Kanina talang sabi ko, Brother Cesar, Brother Cesar, kung takin mo naman pinagbago na itong panan ko, hindi ko talaga ginagalaw ko. Hanggang titingkayan po ako para naabot ko yung bagay. Kaya napakabuti ng ating namang Yahwe na naroon ang himala. At isa pa po, kung wala ang matawag sa bagay, hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko lubos maisip na kung wala ako sa gawain ko na walang ginamit ng ating namang Yahwe para napunta ko dito sa community na ito. Na talaga naman, maraming himala kung ginawa ka bahay. Pagkaman, at least ang gawain ka bahay. Dahil sa ating mabait na sarap na lugar na yan. Alam ko, tuloy-tuloy nararamdaman ko na bilang ang nakapagawa. Ang nakapagawa ng bawat isa sa akin. Isa na ako doon. Na ang minsan ako ay talaga natutukso ka rin kahit sa ating mga kapatiran. Magbata ka rin sa sa nararamdaman ko na hinihingi ko pa rin sa ating buhay ng pag-ibig. Paguhin niya ang mga pahingin ko mag-ugali. Bilang kailika na minsan ako'y talagang natutokso na bumibigay niya, nakakapatid pa rin. Pero naroon yan, nararamdaman ko na araw-araw ang nabagin. Araw-araw, naroon yan siya. Gagawin ang kapatid. Narami yan ang pagpapala, bagamat hindi ko pa ang pag-alit sa buhay. Narami yan ang answers prayer. Narami yan ang pag-umot. Narami yan ang gabay at pag-alit sa akin. Ama, ibigay ko ba ang aking buhay sa iyo, kulang pa. May bayad ko sa mga hiyo. Sa mga pagpapala na nakakabalaman ko sa salukulang ko. Na itong panahon sa bawat pananalangin ko, hindi ako nagsasawa na naway. Ang lahat na ito ay mapagtagumpayan mo, mapagtagumpayan namin. Maibigay ko sa atin na pagdahan na pagsisili ang aking sarili at sarili ng aking mga naway sila man ay tutungin sila na kumilala sa Diyos na pinagbili ko ba. Na makilala rin nila na yung butan kasi napakasaka. Bagamat mahirap sumunod, bagamat maraming sagabal, maraming tinik, maraming balakid, pero ang sarap-sarap. Sabi ko nga, ito na ang gifto na nahukay ko na sinasabi sa ating banal na kasulatan na marami naman ako hindi pa alam, pero narin yan, yung mga katungunan na nararamdaman ko palagi yung gabay at patuloy sa amin sa bawat buhay na pinagkakalong niya sa amin sa mga pagsubok, sa lahat-lahat. Nasabi ko na marami pa ako ang pagkukuhang sa inyo. Marami pa ako hindi na gagawa para sa iyo. Pero maraming salamat. Lubos ako may papasalamat na naroon tinabago niya ang aking asawa. Gumagawa siya ng pamamaraan na kung tayo ay may mga gagampanan sa ating Diyos sa buhay,
eh talagang siya ang gumagawa ng balang. Siya ang gumagawa ng paraan para ako eh talagang kung anong oras ko uwi, walang maningis. Walang sasabi sa akin kung anong bagay na hindi kalugusog sa ating Panginoon. Talagang inaayon siya na talagang narinigan ang buhay niya na nararamdaman ko na patuloy niyang ginagabayan, nililitas at yung mga kagalingan, yung mga kasagutan sa aking mga pananalangin ay talagang pinutulungan na ako. Kaya sabi ko nga, Ama, kahit taganda na, kamula na yung matawa, talagang inililipat ko doon sa kabila kasi sa usok na ginagamit namin doon, sa kahoy, talagang ganyan, kapula siya. Kaya sabi ko, nahiyaman ako, Ama, pero sabi ko nga, ikaw ang gagawa ng pamamaraan para yung kulay mo ay talagang mapapalitan niya ng maganda. Sabi ni Sister Jerry kanina, sige, bibigyan kita ng panibagong matawag. Pero sabi ko nga, yung matawag na ito, kahit ganyan, na nakakayaman na naula siya, inililipat ko pa rin sa kabila para yung dalawa ko pintuan, pero nga, talagang naroon yung presensya niya ako. Na unti-unti yung anak ko, kahit na natutulog sila talagang pinipray over ko, kahit na panakaw, kahit yung kasama ko, pinipray over ko lahat, patupagpain, na ito mo ang itinuro sa atin ng ating Diyos na pinagulingguran na napakabuti. Lahat ng kabutihan, lahat ng kapapala ay pinasasalamatan ko. Wala na akong mahanap pa. Bagkos ito na ibigay sa akin ng Diyos na siguro ko, itinuro na lang sa akin, maawa na lang siya sa akin sa mga pagsakripisyo ko kasi napapatid niya naman. Nabagamat ako ay talagang memeya, marami kong pagkasala, pagsulat sa kanya. Kaya buong puso ko, pinasasalamatan at ginagamit ang nakasalangan at patuloy sa akin ang mayawin. Maraming maraming salamat. Maraming. So, magandang hapon sa ating pamangyawin. Baka may visionary tayo. Baka may nakasulat din ako. Maligayang pagkakaling. Muli, magandang hapon sa ating pamangyawin. Sa buhay na Diyos. Sa ating mahal na Diyos. Ipapasalamat ko lang lahat ng biyayang binigay ng Diyos. So, sa kabutihan ng ating Panginoon, hindi lang sa biyayang financial, hindi lang sa biyayang humanong bagay, kung hindi, ang pinakamalaking biyaya na binigay ng Diyos sa atin ay ang patuloy na kagalingan. Lalo-lalo na sa aming anak, na tunay na lang, pinagadasal ko nga lagi, pinapapray ko nga lagi na sana dalating ang panahon na pabalik siya. Kasi nga, nagkaroon nga siya ng depression anxiety, pero sa awa ng Diyos talaga, sabi ko, Lord, lahat ng bagay ko na yung magagawa. No, lahat ng yung gagawin, Lord, ay kusimbi. Walang kusimbi sa iyo, Lord. At ipapasalamat ko sa ating Panginoon na sabi nga ni Sister Jenny, pag hindi maligaya, pagbabalik. Kasi talaga almost 3 months na hindi na ako nakatin ng soaking. Kasi nga, lagi lang ako nakaalalay sa bahay. Kasi hindi ako pwede umalis pag yung anak ko hindi maganda ang mood. Kasi talagang nandun lang ako laging nakaano sa kanya, laging ko siya kinakausap, lagi ko lang siya kinaalalayan kung ano yung gusto niya. Pero hindi naman ako nakakalimot kay Lord. Nandyan siya lagi. Ay, humatawag ka ng ating Ama talagang, sabi ko nga talagang ang Diyos ay buhay. Kasi nung time na parang darating yung panahon na talagang pahinaan ka na. Yung parang wala ka na talagang, kung sana parang wala ka ng pag-asa. Ano yung kaya na umiiyak ka na, na hindi mo alam kung paano gagawin yung mga paano, solusyonan yung mga problema. Pero nakakatuwa yung matawag natin kasi iba nakalagay yun sa sala ng bahay. Hindi mo kalaya na sa pagdilat mo ng mata habang umiiyak ka, nakikita mo siya na sumasayaw. Kaya sabi ko, sinasayaw ang tayo ni Ang. Andiyan lang talaga si Lord, no? Sa kabila ng mga problema, talaga andiyan ang ating Panginoon. Subalit hindi natin nakikita,
Ngunit nararamdaman talaga natin, no? Nararamdaman talaga natin na andyan talaga ang ating Diyos na buhay. Amen? Palakpakan natin ang ating buhay na Panginoon. At sinasalamat ko talaga sa ating Panginoon na nitong 2014, ano man yung mga pagsubo, ano man yung mga kasakitan, talaga pinasasalamat ko sa ating Panginoon kasi hindi niya ako pinagbabayaan. Umabot na tayo ng 2015. Andito, andito tayo ngayon mga kapatid, nakikita-kita pa rin na talagang buhay na buhay. Amen. No? Nakikita pa rin tayo na mga magagandang anak ng Diyos. Amen. Sa kabila ng mga kasakitan, buhay na buhay pa rin tayo. Amen. Kaya alam natin na ang Diyos andyan lang lagi sa atin. Amen. Kaya ipapasalamat ko rin sa ating Panginoon kasi nitong December lang nagkaroon din kami ng problema dahil nga yung namatay yung kapatid ng asawa ko. Sabi ko nga, talagang hindi rin, na hindi talaga magpababayaan Panginoon kasi di ba na itong December kayo natatanggap tayo mga blessing, head konti. Sabi ko nga, may nakalaan na yung pera na yun. Pero talagang sabi ko nga, talagang ang Diyos andyan. Kasi kung wala yung pera na yun, siyempre mahirap. Mag-isip ako kung sana naman kami, sana naman kasi sa probinsya naman tayong kapatid. Pero tamang-tama talaga hindi nga yung blessing na yun. Talaga namang nagagamit din yung asawa ko para matustusan yung problema namin na yun. Kaya talaga ang Diyos ay kapaghimala. Siya ang gumagawa ng paraan sa lahat ng bagay. Amen. Kaya, Ama, wala akong sawang magpupuri at magpapasalamat. At ipinabalik ko sa iyo, Ama, ang lahat ng iyong kabutihan, ang lahat ng iyong pag-ibig, Ama, na patuloy na para padama sa akin at sa aking pamilya. Maraming maraming salamat, Ama. Amen. Magandang hapon sa ating namang Yahweh, higit sa lahat. Panginoong Hesus Kristo, Banal na Espiritu, at sa ating mahal na inaambili, magandang hapon sa iyo, sa inyo lahat. At magandang hapon din sa ating mga kapatid na nagpupugian at nagdagandahan sa pangalan ni Hesus. No? Aywan ko ba, hindi ko malaman kung paano kong pasalamatan ang ating Panginoon sa ginagawa niyang kabutihan sa ating lahat. Sa totoo lang, ang dami ng himala na ginagawa sa buhay ko ng ating Ama. At marami na rin siyang katugunan sa lahat ng ating mga kaibigan. Andiyan dumating ang panahon na talagang walang-wala ka na. Ngunit, ang ating Panginoon, si Ama, titingala ka lang sa Kanya. The great provider ka lang siya. At saka, mga kapatid, marami talagang ginawang himala sa akin ng ating Panginoon, Amang Yahweh. Sapagkat, nung nakaraan ay talagang gusto ko nang bumigay. Sabi na ni Nay, bakit mo naman ganyan si Ate Bibi? Parang nagbili-bili na. Sa totoo lang, nahirapan na ako noon. Gusto ko nang isurrender ang buhay ko sa ating Panginoon. Ngunit, andun yung panalangin ko na, Ama, huwag na muna ngayon. Kasi, maliliit pa yung iba kong ako. At gusto ko pa masubaybayan. At sabi ko nang gano'n, bago mo ako kunin, ay talagang nais ko pang mabayaran yung aking mga kabayaran sa aking mga kapwa. Kaya nga, sabi ko, Panginoon, payag na ako kung tutusin, handa na ako. Hindi naman ako natagagap na kunin mo ang buhay ko sapagkat sa iyo naman talaga. Ikaw naman ang may-ari ng buhay ko. Ngunit, nagmamakaawa ako, ako'y nagmakaawa at humingi ang habag sa Kanya. Nagugtungan niya pa ang buhay ko sa pagka. Maglilingkod pa ako at nangako ako na kahit na ganito ang kalagayan ko ay sinisigap ko pa rin makarating sa ating mga gawain. Sa pagka, maraming mga kapatid natin na nagmamahal sa akin na nagtiyaga
na may tanim na pag-ibig sa puso na lagi naman akong inaalalayan. Sa ating pagsasama mga kapatid, talagang itong community na ito, puro-puro ng pag-ibig doon sa mga kapatid na talagang ang bigyan ng pag-ibig na itinanim sa puso ay talagang tumubo at ito ay nagbunga. Kaya nga, hindi ito magagawa ng mga kapatid at kasi alam ko sa iyo, bahala ka niya pagkakas niya. Pero nandiyan sila nakaalala. Kaya ang panalangin ko sa aking Panginoon. Panginoon, ipagkaloob mo sa kanila ang kabayong kalakasan at pagpapala at sa lahat ng mga nakakatulong, maraming nakakatulong sa akin. Sa totoo lang, andiyan si Ama. Pag tumingila ako sa kanya, may ginagamit siya ng tao upang ako'y matulungan. Talagang nakapakabuti ng ating Panginoon at ilang bisis na akong naratay at ilang bisis na akong bigit ng kamatayan. Ngunit, nasabi ko kay Ama, bigyan mo pa ako ng tuloy-tuloy na buhay o pagpapalikot pa ako sa iyo. Ang himala na binigay sa akin ng aking Panginoon ay yun, hindi naman ako nagkakabasa. Hindi ako nagkakatapos. Nakatungtong lang ako ng first year high school. First year, hindi pa kaya ako nagkatapos kasi na walang ipagpaaral tumigil na rin. Ngunit, bakit ang kabutihan ng ating Panginoon natin pala ay na binigyan ako ng karunungan ng ating Panginoon bagamang hindi ako makabasa at papakinggan ko lang ang pagbasa ay naihahayag ko ang kanyang banal na salita sa pamamagitan niya. Sapagkat sinabi ko, wala akong karunungan. Sa kanya natula ang karunungan. Ngunit sa pagtayo ko ay talagang naihahayag ko ang kanyang banal na salita sa ating mga kapatid, sa harapan ng ating mga kapatid. Di ba mga kapatid ay himala yan? Himala ng malaki. Palagi akong dinudugtungan, bingit ng kamatayan, tatlong bisis na. At ako ay, nang magbingit ako ng kamatayan na, lagi akong nagkakamali. Wala akong ibang tinatawag, hindi ako nagpapadoktor. At ang ating doktor na ginagamit ng ating mahal na Panginoon ay ang ating butihing lipsirang na nagtitiyaga talaga na magtitirapi sa akin kahit nagkabalubalutot na yung ating mga braso lahat hindi ako makakilos ngunit ang himala ng Amang Yahweh na ginawa sa atin sa pamamagitan ng ating lipsirang ay talaga itinuwid yan nakataas at nakakatayo ako sapagkat andyan yung himala ni Amang Yahweh na ating tinaglilingkuran buhay, buhay, buhay ang ating Amang nasa lahat. Buhay ang ating Panginoon na hindi nagpapabaya sa ating lahat na naglilingkod at talagang tumatalima sa kanyang banal na salita. Maraming salamat, Ama. Walang pagsisihan ang aking pasasalamat at kagalakan ng aking puso. Hanggang may buhay ako ay maglilingkod at iaalay ko ang buong buhay ko sa iyo. At ginabalik ko hanggang papuri at pasasalamat sa iyo sa pangalan ng iyong buong anak na si Jesus. Maraming salamat, Ama. Maraming salamat. Sa tayong mga natanda na nanayin sa ako din nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil tuloy na tuloy ko para ang mga kawahan na ganito. Ngayon po, talagang pecha na ako sa namin sa September na po sa City Peter. Ngayon, napunta ko doon, sabi ko kay Sir Marla,
Sir Marla, kung pwede po aking magulugan po, masama po. Ano na lang po, pagbibalo na lang po kasi ang mama po ay nasa hospital ngayon. Siguro ito yung parang kung hinahatak na ating Panginoon na pumunta sa ganon, ako'y napadaan dito, bumaba ako na, yung kita kong anak kong nakamotor, bumaba ako at ako napasilip dito. Sabi ko, brother, anong meron? Kung sasungin, dapat mamaya pa. Sabi na sa akin, hindi mo ba alam kapag ganit ulit yung mga watawat yung kaya sa mama mo at sa iyo. Siguro na po, ito yung pamamarami ni Lord. Oh, the Holy Spirit. Parang nila ginamit din ako na magkarating doon. Tapos napadaan ako na ganun. Kaya sabi ko, sige, brother, uwin mo na ako. At silipumin ko. Yung nakuha ko ngayong watawat ay isa kaya sa tikon, kay mama sa akin, sa kay Lord. Tapos dala-dala mapagli ng mulang kasya, ako ko, yung sa bayan. Tapos sabi ko, sige, sabi na ako ko, sunod dala ako na yun. Yung dala ako nakalok ko, lakad ako. Hindi na ako nagpakit, dala ako na nagpunta rito. Kaya sabi ko, kahapon ko kasi, nasa ospital ako nung pangkain. Alternate ko ang pagkain ng mga magkakapinit. Yung ako, ang mga.